baka sabihin na naman ng mga basyo, uy, nagyayosi si Loonyo. Kaya na maging Loonyo. Yan talaga, kung nasa, ano ka, nasa itong position ka. Let's start about the issue of between me, Claire, and Ivana. Bago pa yung Ivana na series, or bago pa yung Ivana na, or Lovana, bago pa yung BF prank. Me and Claire were already exchanging messages. I'm doing this because these people are getting affected for what really happened. And then these crazy bashes are really, alam mo yun, getting into their lives, even into their personal lives. Hindi lang sa akin, but even for these people, even si Ivana na apektuhan. So parang they don't deserve this bullshit. I deserve this bullshit because I made a mess. Me and Claire started messaging, I think, third week of March. And then the Ivana prank happened on April 7, uploaded April 7. But me and Ivana already talked about the collaboration prior to that, of course. And me and Claire were messaging. Claire is a good person, alam mo yun. She's a good mother and all. Masarap kausap si Claire. Maganda kausap si Claire. Hindi pa kami nagme-message ni Ivana nito. Alam mo yun? And then, of course, I'm single. Wala. Wala. As in, alam mo yun? Ano in-expect nyo sa tao na single? Of course, di ba? Hindi pa ako kumakain, guys. Dahil sa nangyayaring to. Getting affected about these things. And, of course, as a guy who's single, and it's normal for me, we're vulnerable to a lot of things, of course. Parang nakaramdam ako ng responsibility or purpose why me and this girl were exchanging messages and we're communicating. So I think God wants me to do something for her and all, kasi meron siyang, alam mo yun, meron siyang, basta di ko na kailangan sabihin yun. And then, of course, okay, so I took that responsibility and, you know, started inspiring her and started exchanging a lot of good things for her. Na to a point na pwedeng ma-misinterpret and all. Being sweet, of course, I'm a sweet guy. Wala pa si Ivana nito. But I have no plans to commit. Wala akong, never ako nagkaroon ng plans para mag-commit. Right? Nung nag-message na si Ivana, I was like, Ivana was really an energy that, alam mo yun, even sabi ko nga sa mga boys na February pa lang, sabi ko, what if, kasi single nga ako eh, sino kaya yung pwede kong, or makaka-message ba, or alam mo yun, makakapag-inspire sa akin. Si Ivana kaya, February pa lang, ina-attract ko na si Ivana. Yung nag-message na si Ivana, here it started, na parang, ano, parang nag-message siya, the feeling was really different. Na kahit nag-message kami ni Claire, the feeling was really different. It's like, super different. I can't understand yung kilig, yung pakiramdam. I was really down to do a lot of things with her. First, she asked me, wala ba masasaktan sa mangyayaring to? Even if may kausap ako that time na si Claire, sinabi ko sa kanya na wala. Technically, I'm single. Walang alam si Ivana nun. Kasi wala naman din na mamagitan sa amin ni Claire. Meron ako mga irresponsible words na pwedeng umasa si Claire. But at the end of it, I'm technically single that time. I lied to Ivana na wala ako na ka-message. Kumbaga parang yung pakiramdam, parang fuck, okay. Hindi siya prank lang sa akin. If acting yung nangyari sa video, yung nangyari sa akin that time was very real. Totoo. Kumbaga kusa, yung pampakilig, hindi na, aaminin ko, hindi lang pampakilig yun. Merong nararamdaman yun. Even before, like 2015, alam ko na, Merong akong pagtingin kay Ivana that time, pero that time I have a girlfriend and all. And nung nangyari na, Ivana, we were talking every day, Ivana and me. Uusap kami after that boyfriend prank. Talaga nag-uusap kami araw-araw. But then, at the end of it, kausap ko si Claire. Yung nangyari was, I was toning everything with Claire down. Wala akong intention na magkaroon ng relationship with Claire at all. I want to be a great friend for her. So I want to tone it down. And then, it's not because of si Ivana dumating. It's because what I felt for Ivana. Si Ivana was really my top priority. Like, she's very special to me. Like, to a point na pag nagme-message siya, talagang automatic, talagang, alam mo yun, masaya-masaya ako mag-reply. Pag mahal mo yung tao, mahal mo yung tao. I decided to love her.
to do things that will make her happy and to make her feel special and all. And then the wrong thing was just I hide this Claire thing for her. Kasi ayoko masaktan din si Claire, or alam mo, ma-felt bad si Claire. And I'm into this situation already. So I even asked God, anong gagawin ko dito? Ayoko mag-isip siya na dahil kay Ivana, kaya ako tinapos na hindi. I even lied to Claire kung ano meron sa akin. Ivana was just showbiz and all. Kasi syempre ayaw mong idiretso sa kanya. Kasi it's not about Claire, it's about Ivana. Tinago ko yun, sinabi ko yun kay Claire na it's just showbiz. So maintindihan mo na masasaktan yung tao. I'm completely aware that time that it's a mistake. Pag mahal mo yung tao, mahal mo yung tao. Pag may nararamdaman ka sa tao, may nararamdaman ka sa tao. Yun, nangyari to, and then it's a way for God to let me clean a lot of things with all the attention from people. Mahirap mag-isip ng maayos. Yun, things happened. I decided to cut things for Claire. Kumbaga, tinutulungan ko nga siyang maging better version ng sarili niya. From that time, was just Ivana all throughout. Ivana all throughout, na kahit na hindi nagre-reply minsan si Ivana, I'm excited to always say good morning and always say good night, or I'm excited to always tell her that don't skip meals and all, na kahit hindi magreply, maintindihan ko. Kasi siyempre ganun eh, kumbaga, what I felt for Ivana is not about what she made me feel, it's about my personal feelings for her. It's about that it's because I decided to love her, I decided to pursue things for her. It's not because of the hype, it's not because dahil ginagamit ko siya. No, never kong inisip na ginagamit yun. Kasi kung ginagamit ko siya, guys, I never told Ivana, alam ni Ivana yan, I never told Ivana to post something about the flowers. I even get the private na gagawa ng flowers para talagang sigurado na hindi lalabas tong ganitong klaseng action ko. Ayoko malaman ng media or social media, ayoko malaman yun. Kasi gusto ko yung personal actions ko towards Ivana is just low-key. Ayoko na malaman ng tao yun. Kasi hindi naman kailangan malaman ng tao kung ano talaga yung ano eh. Kung ano yung gusto kong mangyari or kung gusto kong mangyari sa nararamdaman ko for Ivana. I want to keep it low-key. So I was continue pursuing Ivana and all. We're good that time, nag-reply. And then I think there was a time na parang I just needed a lot of attention. Cause I remember that time that I had this 2-week anxiety na issue. Ivana was just too busy that time. Ivana is not a cell phone kind of girl. Hindi siya yung parang gusto niya yung if ever personal. Which is sinabi naman niya yun. Na pag-uwi or if ever. Yeah. So naintindihan ko yun. And then wala akong kausap. And then as a single guy or alam ko mahal ko si Ivana, alam ko may nararamdaman ako kay Ivana. That time, I called Claire. So, nag-usap kami, and I was drunk that time. I just said that, deserve a guy that will understand you and all. Deserve this and that, you're a great person and all. So, nagulat ako kinabukasan, she misinterpret niya ako anong sinasabi. I told her, sinabi ko yun, because I want to be a great friend of yours. Kaya ako nag-advise. Yun pala, ang iniisip niya is, akala niya, sinasabi ko is, ako yung guy na nire-refer ko dun sa sinasabi ko. Which is hindi. Of course, nagkaroon na naman ng commotion. Never ako nang gamit ng tao para, what? Para sumikat. I know people followed me. It's not because of, mainly because of Ivana. But people followed me because of what I do. What God has given to me. Bago niya ako in-unfollow. I never messaged her for 1 week. As a CEO, marami din akong bigat. And then that time, sinubukan talaga ako last week. It's because of this stupid business war. I never messaged her. Kasi andun yung siyempre parang sana man lang kumustahin niya ako sa nangyari sa akin. Hindi ko naisip yung mararamdaman ni Ivana. Bakit i-message mo lang ba ako pag positive ka? Paano pag negative ka? Parang ganun. Hindi mo man lang naisip yung nararamdaman ko kung nung hindi ka nag-message, na you sudden ghosted me. Nag-unfollow si Claire kasi hindi mo rin maintindihan kasi si Claire minsan eh. And then si Ivana, she unfollowed maybe because of what happened. Na, alam mo yun, what I made her
feel that time na hindi ako nag-message for 1 week. Really, 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 Ivana was really, really, really she knows that I love her. Kung meron mang totoo, sa lahat ng totoo is yun yung nararamdaman ko sa kanya. That's it. Kumbaga, kung ano yung naiintindihan nyo, yun yun. The mistake was from me. There's a reason why it happened in that moment, and then I mishandled it. I understand.